unahin na kita. Alasan to eh. Iba yung ngiti ni Coach Ramil, ha? Oo nga eh. Iba, diba? Confident na confident. Parang mayroon siyang alam na hindi natin alam, ha? Yan yung excited tayo na malaman. Okay. Excited tayo malaman because Lasal, and this is such a unique situation, okay? Mm-hmm. Hindi tayo sanay na yung Lasal is trying to bounce back in a big way. Normally, they're the ones celebrating a championship, you know, mm-hmm. almost every year. So, your knowledge of Coach Ramil, your knowledge of the Lasal Lady Spikers culture, why is Lasal capable of bouncing back in a big way? Yung si, knowing Coach Ramil, yung system niyan is magtatago talaga sila. Magtatago sila from the... Ng players. Hindi sila sumasali ng mga tournaments. Yep. And talagang focus sila sa training. And ito yung mga... Yan yung mga panahon na, as in, natatakot ako for the kids. For the players. Kasi alam... Nafe-feel ko kung gaano kahirap yung training na yun. At kung gaano ka-intense yung training nila every day. Pero alam ko kung ano yung... Kung paano sila magbabounce back is yung magsisimula sila sa training. Pero nasabi nga kanina ni Aduke na kailangan nilang ibalik yung confidence nila sa sarili nila. Yun yung mahirap as a player na mawala. Nagda-doubt ka na sa sarili mo, hindi mo na alam kung anong klase yung play yung pwede mong ipakita. Pero dun yung sa court at sa training nila magsisimula and their attitude, kung paano sila magbabounce back. And I think it's also important for them na huwag ma-pressure. Huwag nila masyadong isipin na kailangan namin bumawi. They just have to play their game, they have to focus and never doubt themselves. Charo, you feel that now they have this veteran, Aduke is there, Michelle Cobb is there, but they have a lot of young players on this team. Ito yung mga tinago. Hindi ko alam paano mo natago yung kaya Gagate. Tatakad niya eh. But that combination, okay, how will Coach Ramil make that work? They have 8 rookies. They have 8 amazing rookies, I've heard also. And of course, Tia Gagate. But I think what's important to notice here is when you combine a rookie like Tia, and everybody's really watching out for her talaga, and a veteran like Tin Tiamzon and Jolina De La Cruz, then it becomes lethal. And if you're under the championship degree system, the pedigree system of Coach Ramil, then it becomes even more dangerous. So para sa akin, yung combination ng rookie and of, at the same time, rookie kasi, so they weren't there during the loss last year. They weren't there to experience the pain of not being in the championship. What they want to do now is prove themselves. So that alongside, let's say, Jolina and Alba and Michelle Cobb and of course Tin, yung want nila to prove something or yung loss from that last year na medyo painful, yun yung idadivert nila into something positive this year. That combination is gonna be amazing. At pinag-uusapan natin kanina also how Coach Ramil will basically not only form them physically but to be able to bring back their confidence sa loob ng court. And I think that's what we're gonna see in season 82. Part of that combination is somebody like Angelina De La Cruz. Yes. And I think, Alyssa, yung Angelina, mataas ang expectation. I mean, even last yes. season, ang taas ang expectation sa kanya. But I think we're all excited to see her growth from last season and especially this season. Yeah, feeling ko kasi yung performance ni Angelina last year was rookie eh. Meron din si Coach Ramil for sure, meron siyang mga pinagbibigyan mo pa lang yung rookies. This time, I doubt Coach Ramil would say that to Jolina. And I think inaccept naman niya yung role na yun. And having also, may mga bagong rookies din. I think siya naman yung best ate na makakapagbigay din ng advice dito sa mga rookies na to na napakataas ng expectations din sa UAAP. So I think maganda din yung magiging foundation nila as a team. So maganda yung sabi nga ni Ate Chai, it's not just inside the court kung ano yung mga combination na ginagawa nyo, but it's also yung attitude nila as magkaka-teammate, paano sila mag-ano kay Coach Ramil, paano nila mahalin din si Coach Ramil. For sure, mahal na mahal nila si Coach Ramil ngayon. So, I think, yun yung crucial part kung paano mabubuo talaga yung Team Lasal this year. And I think they're so ready and we're so ready to watch them. Yes. Yeah, I think everyone. But, right? I'm genuinely excited to see them. You're genuinely excited. Yes. Hindi mo kasi kakalabanin eh. Kaya ikaw, genuinely excited ka. Kung ikaw yung kalaban, kakabahan ka because you know the motivation for this year for Lasal is so different. So, Paneng, let's go a little technical here because you feel na for Lasal to maximize their strengths, they need spiker variation, ball distribution. I mean, paano ba natin papaliwanag yan to
people so that they will understand what LaSalle needs to do? Yung LaSalle, alam, yung strength talaga nila, blocking and reception. So yung reception nila, pag napatibay nila yon, mas mapapadali yung ball distribution ni Michelle Cobb sa mga spikers niya. Ang dami niyang choices eh. Yung mga open spikers niya, yung middle spikers niya, as in lahat sila maaasahan. Lalo na si Thea, na pag na-maximize, maayos yung reception, nabigyan yung gitna, dun mahihirapan yung blockers ng kalaban. And at the same time, yung depensa ng kalaban, mahihirapan din magbasa kung kanino nila ibibigay yung bola. Kaya yung distribution ng ball and sa variations naman, kasi minsan nakakagigil pumalo eh, lalo pag maganda yung set and nakita mo late yung blockers mo. So wag masyadong yung mga spikers, dapat hindi lang puro palo. Dapat may mga variations sa drop ball, short ball, or long ball para yun din, mahirapan yung mga kalaban nila, basahin yung kung anong klaseng bola meron sila. Sinadya ko talaga na si Paneng ang last para talagang yung payo niya as a legendary lady spiker. Baka sabi hindi makinig na yan, ano, yan ang marinig ng mga players. Sadya talaga yun. Okay, that's our preview of the LaSalle Lady Spikers. Thank you very much, Madam Charo, Madam Alyssa, and Madam Paneng for helping us out. After the break, recently named team captain of Gilas Philippines. Oh, Alyssa, kalala mo to ah. Kiefer Ravena, what is next for the Fino? Finom din to. Let's find out when the score returns.